Hello guys, magandang gabi sa inyong lahat. Welcome back to my channel. Gagaling lang namin sa clinic. Magka-problema nga eh. Naiwan ko yung health card ko. Buti na lang, tranay ko munang pumasok pas nagtanong ako. Sabi ko, naiwan ko yung ano yung health card ko. Pwede bang bumili na lang? Bibili lang naman ako ng ano, ng isotretinoin. Buti pumayag, hindi na kailangan ng check-up. So yun, ang binili ko. Tsaka isa pa pala, naiwan ko yung pera ko. Buti na lang, ang pinayaram ako ng amo ko. Ang binili ko na is dalawang box. Dalawang box na isotretinoin. Kasi, tulad nung nakaraang buwan, di ba? Uminom, last inom ko, June 13. Tapos June 18 na ngayon. So, ilang days akong hindi nakainom. 13, 14, 15, 16, 17, 4 days akong hindi nakainom. So, parang sayang naman yung araw na hindi ako nakainom. Nakapag-start na ako, tapos lalaktaw pa. So, ganun yung feeling. Bakit nga ba hindi agad ako nakabili? Kasi June 13 eh. Ang sahod ko kasi, June 16. So, inantay ko pa yung sahod ko. June 13, 14, 15, 16. Eh, yung 16 kasi, Sabado yon. So, hindi rin ako nakapunta agad ng clinic nun kasi binigay na yung sahod ko hapon na. Kasi aalis sila. Tapos nag-day off naman ako ng Sabado ng gabi hanggang Linggo. Kaya wala rin chance na pumunta ng dermatologist. Tapos nung Lunes naman, kahapon, nagpaalam ako. Hindi ako pinayagan kasi nga, yung amo kong babae at lalaki, wala dito. Gabi na sila umuwi. Yung anak ni Lola na bunso, hindi ako pinayagan kasi nga walang kasama si Lola. So, okay lang, naiintindihan ko naman. So, ngayon, buti pinayagan na ako. Pinag-drive ako ng amo ko. Buti nga saglit lang eh. Tapos yun kanina, may minute up pa ako na buyer. Kaibigan ni Gracia, bumili ng tatlong damit. 1,000 tatlong damit. So, sana mag-vlog habang nandun ako sa clinic. Kaya lang, sobrang bilis lang eh. Saglit lang stay na. Stay ko dun. Kasi bumili lang ako. Hindi na kailangan ng check-up. Inabot ko na lang din yung damit niya at bayad niya. Tapos nagbabay na kami sa isa't isa. So, ayun. Inom na ako ngayon guys para pakita ko rin sa inyo kung ang itsura ng tablet. Ito siya. Ganyan lang siya kaliit. Inumin ko na siya ngayon. Ito yung itsura ng mukha ko. On the first day of second month of taking isotretinoin. Basta yun na yun. Pang first day ng pang second month ko ng pag-inom ng isotretinoin. Actually, ano na lang yan eh. Yung iba dyan talagang peklat na lang. Tapos yung iba itim-itim na lang. May bago nga na naman oh. Ayan oh. Bago. Isa, dalawa. Ito, may mga umbok-umbok. Tapos ito, hindi pa rin nawawala hanggang ngayon. Pero dry na siya. Hanggang ngayon yung lips ko dry pa rin. Ayan, may bago. Tapos dito, ayan. Ang laki, diba? Grabe. Tapos sa likod ko, ay kung makikita nyo lang yung likod ko. May mga bago. Sana mawala na sila. Sa mga napapanood kong review guys, sa Pilipinas, talagang ano, maselan yung mga doktor sa Pilipinas. Kailangan mag-check up ka ng magpapa-PT ka, mag-check ka ng liver. Basta may mga kung ano-anong mga test na gagawin sa'yo bago ka resetahan ng isotretinoin. Dito kasi, nung first time kong punta sa dermatologist, hindi pumunta ako, no? Dinirekta ko agad yung doktor na pwede ba akong magpa-reseta sa'yo ng isotretinoin. Kasi yun nga, yung sobrang dami kong tigawat eh. Sa anit, sa likod, sa dibdib. Dito pa nga banda sa braso meron yun. Sabi niya sa akin, 1 month is okay. Parang 1 month is enough na, sabi niya. E samantalang sa mga napapanood ko na review sa Pilipinas, mga vloggers sa Pilipinas, yung iba nagtitake ng hanggang 6 months, 4 months, 6 months, ganyan. Iba pa nga isang taon. So, siguro ako na lang ang bahala, no? Kung kakayanin talaga ng bulsa. Basta hanggang sa mawala. Kasi meron pa rin tumatubo, eh. Day 2 of taking isotretinoin.
ngayong araw na to, na-stress ako sa tagyawat ko sa likod. Kasi, parang dumadami. Ito, dito pa lang oh. Ang laki, diba? Tapos, yung tagyawat ko eh. Alam mo yung tipong magkikiloid siya? Yung medyo nakaangat yung teklat. Ayan oh. Kita niyo ba? Aninag din ba? Medyo ano siya. Dito sa kabila. So yun, na-stress ako. Kasi kung kailan na napag-iisipan ko magsuot ng mga sleeveless, spaghetti, yung mga kita yung likod at saka kita yung mga balikat, hindi naman ako tinigyawat. Yun, kaya, tapos yan, may bago na naman akong tigyawat ngayon. Ito ang tagal na nito, halos isang buwan na mahigit, nandito pa rin. Nung day 1 or day 3, nandito na to. Ngayon, nandito pa rin. Hindi pa rin siya nawawala. Meron pa rin. Tapos may bago. Ayan o, laki. Laki ko magtigyawat. Ito rin. At day 10, ano pa siya? 10 yung laman nito. Ito yung pang 10. Mamaya inumin ko pagtapos ko mag-video. So, side effect tayo. Yung lips ko, dry pa rin siya, pero hindi siya katulad nung first month ko na pag-take ng isotretinoin. Mas dry nung first month eh. Kasi hindi ako ganun nagli-lip balm nun eh. Unlike ngayon, mas madalas ako mag-lip balm, kaya nakakatulong din siya. Kasi mas crack yung lips ko nung nakaraang buwan eh. Ngayon, hindi ganun. Tapos yung sa anit ko, wala nang tumutubong tigyawat. Tapos sa likod ko, natutuyo pero may mga bago pa rin tumutubo. Tapos sa dibdib ko, ito diba nung day 1 pinakita ko sa inyo? Tuyo na siya. Ayan, tuyo na rin siya. Tapos may malaki dito diba? Nawala na siya. Tapat ako sa ilaw. Just don't mind the background guys ha. Gusto ko lang ipakita sa inyo para mas malinaw, mas kitang kita. Ayan. Ayan mga yan, mga itim-itim na lang yan, peklat. So, ano bang ginagamit kong product ngayon? Yun pa rin, Centellion 24, Pond's Toner. Tapos, may nadagdag yung Chinchansu, nilalagay ko siya sa likod ko. Tingin ko nakakatulong siya kasi nanunuyo yung, di ba pinakita ko sa inyo yung tigyawat ko nung day 1 sa likod? Di ba may malaki, ngayon tuyo na siya. One week mahigit lang. Ubus na nga eh. So, hindi pa ako makakabili. Sa day off ko pa, ako makakabili. So, tingin ko nakatulong yun. Iba pang side effect, butas ang bulsa ko. Joke lang. Pero totoo yun. Pero kung okay naman na magiging resulta, siguro worth it naman yung gastos ko, diba? Masaya naman ako sa result ngayon. Sana tuloy na talaga siyang mawala, no? Ang problema ko na lang talaga yung mga peklat, yung mga acne scars, yung mga pigmentation. Baka matanong nyo, bakit hindi ko nilalagay yung chinchansu sa mukha ko? Kasi dati, gumamit na rin ako nyan. Nagtigyawat lang ako lalo. Feeling ko, kaya lalo ako nagtigyawat nun. Kasi nga, dahil sa sticky siya, mas creamy, nagkaklag siya sa pores ko, kaya mas lalong dumami yung tigyawat ko nun. So, minsan naglalagay ako, pero hindi na ganun kadalas. Kapag naisipan ko lang. Pero mas madalas ko siyang nilalagay sa likod ko simula nung bumili ako. At yun, effective siya. Kasi natutuyo siya. Guys, day 22. Update ko lang kayo sa kung ano nang itsura ng mukha ko ngayon. Mukha talaga. So, ayan. Ito, Tuesday ngayon guys. Noong Friday, nagkaroon ako nito. Malaki yan. Noong Friday, may nana pa. Kaya lang, nilagyan ko lang ng tretinoin cream. Ano rin siya, parang isotretinoin, kaya lang kasi yung isotretinoin is oral.
10-week siya orally. Tapos itong tretinoin is pamahid lang siya. Ayan, nilagyan ko siya. Diba ito guys, kung natatandaan nyo, nung day 1 nandito na to. First month, day 1 nandito na to. Tapos nawala. Tapos ngayon, nagbabalik ulit siya. Grabe. Na-miss niya ako. Tapos eto, nung Friday nga yan, tapos ngayon wala na siya. Pinuto ko rin siya. So yan, kaya siya ganyan. Siyempre, as usual, magpipeklat yan. Tapos yung nakikita nyo ngayon, mga itim-itim, mga hyperpigmentation na lang. Actually guys, halos wala na akong tigyawat. Maliban sa likod ko, merong tatlong piraso ata na malalaki. Hello guys! Nandito ulit ako sa CR kasi maliwanag dito. So, actually hindi na to last day ng second month ng pag-inom ko ng isotretinoin. First day na to ng third month, ng pang third month. So, hindi ako nakapag-video kahapon kasi nag-passport renewal ako, nagpa-medical ako. So, pag-uwi ko, pagod-pagod na. Tapos, inuna ko munang tapusin yung nauna kong video para malinis na yung cellphone ko. So, yun, balik tayo sa topic. Musta na ba yung balat ko? Nag-oily talaga yung mukha ko ngayon kasi katatapos ko lang maglinis. Tatapos ko lang magwalis, magmap, maglinis. So, wala akong kahit ano sa mukha. Wala rin sa lips. Pero hayaan nyo na. Para masanay kayo sa totoong hitsura ko, di ba? Nga pala, ang iniinom ko guys, 20 milligrams lang a day. So, isang tablet sa isang araw lang. Yung iba kasi, ang iniinom nila tatlo. 20 milligrams, tapos tatlong beses sa isang araw. Kaya sobrang bilis ng progress ng balat nila. Pero ako, yun nga, isang tablet lang, 20 milligram. Kahit papano, may progress na siya. May progress siyang nangyayari, di ba? Tingnan nyo, halos wala na akong tigyawat talaga. Merong ilan-ilan na tumutubo, katulad nyan. Katulad nito, ayan. Katulad nyan. Hindi siya makinis tignan kasi nga may mga peklat. Pero kung titignan nyo, wala na halos tigyawat. Pero sa dibdib ko, ayan, yung mga dating malalaki, peklat na siya ngayon. Ito may bago maliit. Tapos sa likod, sorry guys, pawis. Ito nung nakaraan, sayang hindi ko na-picturean eh. May nagnanapa yan. So, yun. Sa likod, yung likod na lang talaga yung problema ko. Marami siyang peklat, tapos may mga ilan-ilan na tumutubo pang tigyawat. Pero, may progress nga. Yun nga. Yun lang yung masasabi ko. Kahit papano, may progress talaga. Hi, Belle! Kasi tinanong niya ako, Gracia, paano mo nalaman yan? Saan mo nalaman niya ngayon sa tretinoin na yan? Hindi ko siya sinagot. Sabi ko, manood ka ng vlog ko para malaman mo. Doon kita sasagutin. Kaya, shoutout sa'yo. Ito na yung sagot. Actually, matagal ko na itong nababasa na. Siyempre, kasi diba tigyawatin ako. Nagsesearch talaga ako kung ano talaga yung mga gamot na mabisa pang tanggal ng tigyawat. So, isa yung isotretinoin sa na-search ko. Kaya lang, hindi ko binabaliwala ko kasi alam kong mahal yung gamot. At saka kailangan dyan prescription ng doktor. So, dati kasi, hindi ko naman naiisip na magpa-check up talaga. Yung naiisip kong pumunta ng doktor pero para magpa-treatment. Alam mo yun, katulad ng mga laser na yan, yun. Pero hindi ko naisip na iinom ng gamot. Although, dati, 2017 at saka 2018, na-try ko din magpa-check up sa dermatologist. Kaya lang, ang purpose ko doon is para magpa-treat, mawala yung mga peklat. Kaya lang, hindi basta-basta ginagawa yun. Ang gusto nila, ang gusto ng mga doktor dito, resetahan ka muna ng gamot. Tulad sa akin, niresetahan ako ng pamahid para matuyo yung mga tigyawat ko. Hindi ka nila ililaser hanggat meron kang tigyawat. Kahit isang piraso pa yan, hindi talaga. Ilang doktor na ako na ganun, ayaw na lang ilaser yung mukha ko. Siguro nakatatlo ako. Isa sa Changhua, isa sa Taichung Station mismo, Wuchen Station malapit dun. So, nakatatlong doktor ako na nilapitan para magpa-check up, para gawin yung, ipagawa yung treatment na yon. Kaya lang hindi nila, ayaw nila.
gusto muna nilang tanggalin yung tigawat ko, tapos saka ako babalik. Eh kaya lang nga, nung time nga na yun, paano matatanggal yung tigawat ko, gagaling babalik. Recurrent yung tigawat ko, so may fam pa, wala tayong magagawa. Hanggang sa palala ng palala talaga yung tigawat ko, way back 2017 hanggang ngayon, hindi talaga siya tumitigil. So yun na, parang sana napunta na nga sa likod ko, napunta na dun sa itaas ng puwet ko, pati sa braso, sa dibdib, sa anit, everywhere. Panood ako ng video ng mga vlogger sa Pinas na nagka-breakout. At yun, nag-consult sila sa dermatologist, tapos niresetahan sila ng isotretinoin. Tapos hanggang sa yun na, na-influensya nila ako. So yun, parang naisip po, yun na lang din kaya yung gawin ko. Imbis na bumili ako ng bumili ng mga kung ano ng product, tapos effective, tapos babalik na naman sila. Pagbalik nila, mas malala. So na yung pinaka, sa tingin kong pinaka-effective. Actually, ito na yung pinakamahal na treatment na ginawa ko sa face ko, para sa tigyawat ko. Ito na talaga, biro na 2,700 NTD, convert mo yun sa peso. Maintindihan ninyo ako, maunawaan ninyo ako kung bakit ginagastusan ko yung mukha ko para mawala yung tigyawat ko. Kasi nga, high school pa lang ako, tinitigyawat na ako. So, sana mabigyan din naman ako ng chance na, alam ko hindi na to kikinis, pero alam mo yun, yung moment na wala kang tigyawat, mga ganun-ganun. So, ano nga ba yung isotretinoin, guys? Yung isotretinoin, kasi ang ginagawa niyan sa katawan mo, sa balat mo, nilalesen niya yung pag-produce ng oil sa katawan mo, lalo na sa mukha mo. So, sa ganung paraan, pag nabawasan yung pag-produce oil sa mukha mo, syempre, mababawasan din yung pag-produce ng tigyawat sa mukha mo, sa katawan mo. So, last update ko na to, guys, for this month. Sa susunod ulit, meron pa akong isotretinoin sa pang third month. So, see you on my next video. Salamat sa inyo. Bye!